Ay, ito naman si Marcelo Alberca. Magpapalabas naman po uli sa araw na ito sa tungkol sa kanyang butin. At una muna sa lahat, sa hindi ko pa ipapatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. At welcome talaga kayo sa aking channel. Ito, papakita ko sa inyo. Okay, ito na. Ang una kong ipapakita sa inyo, mga kabayan, ay itong bagong-bagong butin, yung ganito. Di ba kadalasan ito ay ginagamit sa karamihan sa atin? Ito talaga ay ginagamit lamang sa outdoor. Hindi talaga ito naka-advise sa, hindi talaga naka-advise na sa loob ng bahay gamitin. Sa kung mag-picnic lang talaga o kaya sa tabing dagat, ito ginagamit o sa labas ng bahay. Pwede makapagsain ito. Pero kung sa loob, wala, mahirap. Delikado sa disgrasya. At saka ito talaga nakapagbigay ng sunog kadalasan. Ito naman, gumawa ako ng paraan para magamit ko siya sa indoor sa aming bahay. Ito. Pakita ko sa inyo. Kaso lang, bungal na siya. Tanggal na yung kanyang upuan eh, ng ano eh, ng kaldero. Kasi sa, isipin mo, sa loob ng 4 na taon, inabot siya ng ganyan ka tagal, pero bago siya na ano, nasira. Pero ang nakaagandahan ito dahil hindi nasisira yung kanyang mechanism, kaya yung burner, wala pa rin nasira. Sa itong lagayan ng bala, yung butin, wala pa rin sira. Yun lang talaga ang nasisira sa loob ng 4 na taon. Kaya nga, mahal na mahal ko pa rin itong gawa ko. Kasi ito, pag ginagamit sa labas, maganda. Pag ginagamit sa loob ng bahay, maganda rin. Dahil naka-indoor ang design niya, indoor at outdoor. Dahil yung system niya, parang system sa malaking system yung sa gasol, yung kadalasan ginagamit. Pero sa ngayon, butane kasi ang ano, affordable. Kaya nga, gumawa din akong paraan para magagamit sa safety. Ganito, di ba mga kabayan? Ganito lang mga kabayan. Ganito lang gawin, gagawin nyo. Ituro ko sa inyo, ganito lang. Ganyan lang, inamount lang dito, mag-frame ka ng stainless o kaya aluminum. Ito aluminum eh. Tsaka dito mo lang yan, no, nakamount. Ganyan lang. Tapos yung lagayan ng butane nakasiparate sa baba para malayo siya sa apoy. Pag sakaling may trouble, hindi siya makapagdakip kaagad ng apoy dahil malayo. Tsaka safety ito dahil may takip din. Safety talaga. Ganito talaga pang indoor. Pero sa ngayon, pinapakita ko sa inyo bilang part 1 lang to kasi i-retouch ko ito eh. Pagkatapos itong may retouch, papakita ko sa inyo uli, maganda na siya sa susunod na araw. Maganda na talaga to. Finish na finish na. Subukan natin muna yung isa. Yung
Yo un fan outdoor. Estoy en Balaña. Tapos estoy en Apo, diba? Di Ricardo. Siyempre, pag may trouble dyan, ito singaw, yung apoy, nadatip ka agad dito, kaya nga sumasabog siya. Ricardo. O, tingnan natin. Sisindihan ko. O, di ba? Nag-aapoy siya. O. E, pag may trouble dito, napakadelikado. Kaya nga, pag nagsaing kayo, kailangan may palaging basahan na basa. Ganito, may basahan. Basain sa tubig. Dahil pag may trouble, ganyan kaagad. Pero mahirap pa rin. Delikado pa rin. Tayo ko. Kaya nga, mas mainam talaga yung ganito, yung gawa ko. Kasi tested eh. 4 na taon na siya ang gamit. Talagang tested siya. Kaya nga pinapakita ko sa inyo. Ganito lang kabayan. Kasi kadalasan natin gumagamit ng butyl. Kailangan talagang ligtas tayo sa sunog. Maiwasan yung ganyang disgrasya. Mahirap na. O, diba? O, nakasalpak siya. Iyon mo yung min. Yan, min yan. Isasara mo. Tapos, sindihan mo na lang ang posporo. Diba? Pag nakaganyan siya. Halimbawa, ganito, diretso. Diba? Ganyan. Sindihan mo lang yan. Oh, di ba? Ayos na ayos. Oh. Kasi ito, nasira ito, ayosin ko pa ito. Sayang naman. At saka mahal na mahal ko, man, ko naman talaga yung bagay na ito. Dahil ako ang gumawa nito. At saka napakinabagan ko na ng 4 na taon. At saka talagang matibay. At saka Sipte. Tsaka dito yung nagbigay ng lakas, yung pwersa, dito talaga siya naka sa mountain niya. Kasi itong casing na to, hindi matatamaan sa bigat ng kaldero. Kasi ito, natatamaan ito sa bigat ng kaldero eh. Kasi oh, kahit papano, inuupuan talaga niya yung casing niya. Oh. Talagang madaling masira. Diba? Okay, at hanggang dito na lang tayo dahil ito ay lilinis-linisin ko na lang muna ito dahil para handa sa pagpintura ko sa susunod na araw, maipapalabas ko ito ulit. Parto. Kipapatayin ko na ito. At saka i-off mo rin dito. Pwede mo rin tanggalin. Ganyan. Easy-easy lang. O, diba? Ganyan lang yung mga kabayan. Saka pupunas-punasan ko lang muna ito para sa paghanda sa pagpintura ko. Kasi ipipinturahan ko ito at saka papatibayan ko ito eh. I-retouch ko talaga ito. Kasi mahal na mahal ko ito sa ingan ko. Kasi 4 na taon sa nakapag-servisyo sa amin. Hindi pa si rin siya nasira, kundi yung upuan lang sa kaldero. Okay, hanggang dito lang muna ako sa vlog ko kasi part 1 na naman ito pero dapat sana matutunan nyo rin kung paano kasi para maiwasan natin yung disgrasya. Sana gagawa din kayo ng ganito kasi madali lang naman ito at saka safety. Okay, salamat po sa inyong pasusubaybay sa araw na to at saka makita-kita po tayo muli sa susunod na vlog ko. At kumplito na to at saka maganda na siya. Okay. At saka ang masasabi ko sa inyo, huwag nyo lang kalimutan sa pag-like, share, and subscribe yung channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat and thanks for watching my channel. Salamat po sa inyong lahat sa buong mundo.